Amen, amen. Maraming salamat sa inyong dalawa, sa inyong pag-lead sa amin. Papuri sa Panginoon, Mark and Erwin. And salamat din sa ating nag-inspirational talk, si Brother Carlo. Truly, our Father is a great provider. And sa nagpatotoo kanina, maraming salamat sa buhay ni Maki. Truly, our God is a healing God. So sa gabing ito, kung ano man yung naranasan ng ating mga kapatid, I pray sa lahat ng mga nanonood ngayon, nakikinig at makikinig ng replay, I pray na maranasan din natin ang bawat isa, anumang problema na kanilang pinagdaanan, truly God is our greatest problem solver. So sa gabing ito, salamat Panginoon sa pagpapala mo sa salita mo, na talagang sabi mo nga sa iyong salita, Lord, na lumapit kami sa iyo. Sabi dito sa Mateo 11:28-30, na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Salamat, salamat Panginoon. Pasanin ninyo ang aking pamatok, sundin at ang aking mga itinuturo, pagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, pagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin ang ibinibigay ko sa inyo. Tunay po ang salita ng Panginoon, mga Panite Life Sharing. Truly, Jesus Christ is the greatest problem solver. Kung gaano mang kabigat ang iyong pagsubok, kung gaano mang kabigat ang aking pagsubok, lahat po tayo dumadaan ng matinding pagsubok. Amen po ba? Pero ibigay mo yan sa Panginoon, sabi sa kanyang salita. At yung kanyang pamatok na iyong dadalhin ay magaan. In imagine how amazing our God. Kanina nga na nakaka-bless, 'di ba, yung pag-lead sa atin ng worship kanina, gabundok man daw yung ating pagsubok, pero merong gadagat na solusyon ang Panginoon sa iyo. So i-claim po natin yan, na anumang gabundok na pagsubok ang ating nararanasan, laging ang pag-asa ay nandyan sa Panginoon. Laging nandyan yung hope na hindi tayo bibiguin, kundi makikita natin na laging mayroon pang bukas, na laging mayroong solusyon sa anumang problema. So magandang gabi po sa ating lahat, and I pray talaga na kung sino man po ang nakikinig ngayon, lalo sa panahon ngayon, tayo ay niyayanig man tayo physically, pero yung ating pananampalataya sa Panginoon ay hindi mayayanig, sapagkat yan lang ang meron tayo na pinanghahawakan natin, na anumang pagsubok na dumating, physical man yan, di ba, sa panahon ngayon, sa oras na ito, ilang beses nang tinamaan yung ating mga kapatid mula doon sa lugar ng Abra. So ipag-pray po natin na lilipas to, at kung sino man ang nangangailangan ng comfort, nawa dumating ang presensya ng Panginoon sa kanilang lugar. Dumating ang pagliligtas ng Panginoon sa kanilang lugar. So sama-sama po tayo ngayong gabi, mananalangin, sasambahin ng Panginoon at makikinig ng salita niya, na lahat ng pinagdadaanan natin ay mayroong hangganan, at ang hangganan nito ay maranasan natin ang pangako ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa gabing ito, may dalawang puntos lang po ako na gustong ibahagi sa bawat isa. Na anuman ang pinagdadaanan mo, anuman ang grabing sitwasyon mo ngayon sa buhay, kung ikaw man ay isang estudyante, kung ikaw man ay isang may asawa, mayroong anak, magulang, may mga apo, may ngipin, meron o wala, 'di ba? Lahat, kung anumang klase sitwasyon mo ngayon, tandaan mo kapatid, there is a season for everything. May panahon lamang yan. At sa panahon na iyon, ano yung ating panghahawakan? Sa panahon na iyon na ikaw ay nandyan, sa tingin mo nakadapa ka, o kaya tingin mo wala kang pag-asa, ano yung panghahawakan mo? Sa panahon na iyon, sa panahon na ito, panghawakan po natin ngayon yung salita po ng Panginoon. Kasi yung panahon, alam po natin, meron lang yang expiry. Meron lang yang kung ngayon ay Miyerkules,
mamayang gabi pagkatapos ng alas 11:59 mamaya ay tapos na ang Miyerkules, meron ng Webes, meron ng Biyernes. So in other words, kung ano man po yung panahon na pinagdadaanan mo, mabigat man yan, meron lang yung panahon at darating ang bukas. So ito yung tinatawag na pag-asa, yung bukas. Ibig sabihin, panahon na ikaw sa tingin mo hindi mo kaya, may panahon na itong hindi mo kaya, panghawakan mo ang salita ng Diyos upang maging matibay ka dyan, hindi ka madupilas, hindi ka mahulog, hindi ka anumang bagay na nagdidikdik sa paniniwala mo sa Kanya. Hawakan mo ang salita ng Diyos, makikita mo ang kinabukasan mo. Meron pa lang, hindi lang pala laging tag-ulan. Hindi lang pala laging taglamig. Meron din tag-araw. So hindi lahat ng bagay na meron sa atin na nararanasan nating kabiguan ay ganyan na yan forever. So wala pong mga maganyang forever sa buhay natin, mga kapatid. So in other words, there is a moment sa buhay natin, kung ikaw nakikinig ngayon o share mo ito sa tao na walang trabaho, nalugi sa negosyo, merong karamdaman, merong matinding sakit. Season lang po yan, meron lang po yung season. And after that po, mga kapatid, yung sinatawag nating pag-asa. So kung pakiramdam mo, lugmok ka dyan, meron kang matinding pinagdadaan ng matinding, kailan ba ako muli magkakaroon ng bagong trabaho? Kailan ba uli ako magkakaroon ng tamang negosyo? Kailan kaya ako makakaahon dito? So, itong sitwasyon na meron ka, maaring tingin mo madilim sa oras na ito, sa panahong ito. Pero kung titingnan po natin, ito ay isang chapter lang para buksan ng Panginoon ang mas bigger chapter na kung saan ang sinasabi ng Panginoon, paglapat ng pagsubok na ito ay ang pagbukas naman ng pangako niya sa iyo. And that is yung ating inaasahan sa Panginoon. So huwag po nating hayaang itong matinding gabundok na problema ay magbaon sa atin para sa ating kinabukasan o anumang crisis na meron ka ngayon, huwag nating hayaan na iyan yung magpasway sa atin sa pananampalataya sa Panginoon. Pagkat alam niyo po, sa bokabularyo ng ating Panginoon, ang bokabularyo ng problema o crisis ay wala po sa Kanya. At kung meron po tayong paniniwala na sa Panginoong walang krisis, sa Panginoong walang problema, makakaasa po tayo na ang pangako ng Panginoon na tayo bigyan ng pag-asa, makakamtan po natin. Ang susi lang po talaga sa panahon na ito, kung ikaw ay nandyan sa matinding gabundok na pagsubok, papaano natin i-handle yung ating sarili? Kung ikaw, ama, wala kang trabaho, papaano mo i-handle yung iyong sarili? Papaano ka mag-decide para sa iyong pamilya na hindi maging dahilan yung pagsubok mo ngayon na iwan mo na lang ang pamilya mo, mag-quit ka na lang, magpakamatay ka na lang. Huwag kang mag-desisyon dahil sa temporal mong gabundok na problema para isuko ang buhay o i-give up ang lahat na pinagkatiwala sa iyo ng may kapal. Season lang yan, mga kapatid. May plano po ang Diyos sa atin. Hindi po tayo binigyan ng plano ng Panginoon na hindi niya gustong pagtagumpayin sa ating buhay. Ang plano po talaga ng Panginoon sa atin, anumang pinagdadaanan mo, gusto ng Panginoon malagpasan mo yan. At ang susi lang dyan ay maging firm tayo doon sa foundation na ang salita ng Panginoon, anuman in season or in out of season, hawak-hawak natin to. Ganyan po, di ba? Ganyan po ang inilarawan ni Brother Carlo kanina na ang mindset po natin, kahit anumang pagsubok, di ba? We are in the position, dapat ang ating isip ay kagaya ng Panginoon, hari ng manghari, mayroong isipang makalangit, isipang hari na in the position that I am a kingdom people na daladala itong salita ng Panginoon na itong salita ng Panginoon na pangako niya, may plano siya sa akin, may pag-asa siya, hawak-hawak ko ito, hindi ko ito bibitwan. At pag hindi mo siya binitwan, dumating ang next chapter, pinagpala ka kapatid.
truly Jesus Christ, the greatest problem solver. Kasi panahon, di ba? Moving lang yan, di ba yung oras? Mamaya, ngayon, di ba? Anong oras po ngayon sa inyong mga relo? 7:44 sa akin. Kung sa inyo, 7:45. Mamaya lang, 7:46. Nag-move po talaga yan. So, kung may season na ikaw, no, bilang kabataan, kung halimbawa, working student ka, nag-aaral ka, may season lang yan. Nag-move yan. Tingnan mo, kagaya ni mga lingkod ng Diyos sa panahon, di ba? Si Moses, naging alipin, pero may time lang. May time lang na yung mga kasama niya, yung mga Israelites, ay nasa matinding problema na sila ay alipin, pero makakatawid din sila. Ibig sabihin, meron laging pangako sa kabila ng mga pinagdadaanan niyang gabundok ng problema. Ganon din, may season din ang Panginoon, nagsasacrifice siya nung siya ay nagkatawang tao, nagkatawang lupa, nagkatawang ganito na nahahawakan ko. May season lang na nasa ganito siyang moment na mayroon siyang matinding, may matindi siyang sakripisyo. Pero yung sakripisyo na yun, konting sakripisyo para maranasan ng pangako ng Panginoon na ang pangakong yun, ang lahat ng makakilala sa akin ay maliligtas. Amen po ba? Ang lahat ng tatawag sa akin, Jesus, the greatest problem solver, ay magkakaroon ng solution sa kanilang problema. Konting sakripisyo, yes, nagkatawang tao siya, di ba? Nagkatawang makasalanan siya kahit hindi siya makasalanan, tinukso siya. Pero sa sakripisyo na yun, ang naging benefit ay ikaw makapakinig, maranasan mo ang habag at biyaya ng Panginoon. Hindi po ba tayo magpupuri ngayong gabi? Hindi po ba tayo, ikaw na nakikinig, tayo magpapasalamat? Hallelujah! Praise the Lord! So, anumang pagsubok, anumang bagyo, anumang unos, anumang gabundok na pinagdadaanan mo ngayon, yan ay higit doon sa meron ka ngayon. Sa inaalok ko sa iyo ngayon. Sa inaalok ng Panginoon sa atin ngayon. Kasi itong salita ng Panginoon, ito yung foundation natin na sa anumang panahon, anumang age, anumang taon, sinasabi dito, anumang lumipas na panahon, you are the rock of all ages. Because Christ, sabi ng Panginoon, I am the cornerstone. Can't you imagine, di ba, lahat ng sino ang nagtayo ng bahay sa buhangin? Magtayo ka ng bahay sa buhangin, dumating ang bagyo, dumating ang malakas na hangin, liliparin. Pero magtayo ka, no, ng isang bahay na bato, nakatayo doon sa matibay ng bato, kahit anong bagyo, hangin, hindi basta-basta mabibiyag. Hindi basta-basta mabubuwag. And ganyan ang meron salita ng Diyos. We are founded in the Word. Sabi sa salita ng Panginoon sa Matthew 7:24. Kaya't ang bawat nakikinig ng salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Matalino po ang mayroong salita ng Diyos. Kasi sabi dito, bumagsak ang ulan, ito yung bagyo, at dumating ang baha. Diba? Ito yung unos. Ito yung hindi mo mapipigilang panahon na dumating sa atin. Umihip ang mga hangin, hinampas ang bahay, ngunit hindi iyon bumagsak. So papaano mo nahahandle yung sarili mo pag dumating ang ganitong hangin, ganitong kalakas na hangin? Sabi sa salita ng Panginoon, umihip ang hangin, hinampas ang bahay, ngunit hindi bumagsak pagkat saan siya nakatayo? Sa ibabaw ng bato. At ang bawat nakikinig sa salita kong ito, malinaw po ha, sa salita ng Panginoon, at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang hangal na nagtayo sa kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan, dumating ang unos, dumating ang gabundok na problema, dumating ang baha, umihip ang hangin, hinampas ang bahay, at iyo'y bumagsak. Napakalakas nga ang kanyang pagbagsak. Nakita niyo po, alin po tayo sa dalawang ito na mayroong pinagdadaan ng pagsubok?
mayroong salita ng Diyos na sinasabi na kagaya, kapag meron ka nito ay kagaya ka ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa bato. O iniwanan ang salita ng Diyos at nangamba na lang sa pagsubok na nakatayo, na sinasabing itong kagaya ng mga taong ito ay kagaya ng mga hangal, nagtayo ng bahay sa buhanginan. Kaya nung dumating ang matinding pagsubok, hindi alam paano tawagin ng Panginoon. Alin ka po dito? Marami sa atin gusto nitong makatayo sa matibay na bato. Pero ang tanong ko, ano ang alam mo sa pangako ng Diyos sa buhay mo? Baka mas marami pang pangako ng utang na babayaran ko, yun ang meron ka. Kaysa pangako ng Diyos na ikay ililigtas niya. Kaya napakalaga sa gabing ito na huwag po nating i-underestimate ang ganitong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Dahil hindi po natin alam na itong salita ng Panginoon ang mag-aahon sa atin sa matinding pagsubok. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 16, ito verse 18, sabi niya dito sa salita niya, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo na buhay, ang anak ng Diyos. Sabi pa sa verse 17, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, pagkat hindi laman at tugo ang nagpapahayag nito sa inyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Maging ang Panginoon. Sabi nito, ng Panginoon, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Deuteronomy 32 verse 4, si Yahweh ang aking batong tanggulan. Gawa niya'y walang kapintasan, pa siya niya'y pawang makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatuwiran. Amen po ba? So kung anong pinagdadaanan mong brokenness, anong pinagdadaanan mong maging kasaganahan din, anong pinagdadaanan mong kalituhan sa buhay, katindi ng problema, it will pass. Pero kung ikaw ay nakatanim, ay nakatalagang meron kang salita ng Diyos, kagaya ng bato, lahat yan lilipas. Age of brokenness, age of plentiness, age of confusion, age of crisis, it will pass. Pero yung bato na meron, na kung saan ka nakatayo, it is steady. So, yun ang payo ko sa inyo mga kapatid. May matindi kang problema ngayon. Hanapin mo ang salita ng Diyos. Do not respond temporarily, no, sa mga bagay na temporal, like itong pagsubok. Do not respond na tukon ako o ayoko na. Do not respond like that mga kapatid. But respond, no, in every season, dahil salita ng Panginoon to. I am, sabi ng Panginoon, di ba, I am the rock. Kung meron ka nito, di ito ang meron kang kalakasan sa gitna ng season na ikaw ay nasa kabagsak na lugar. So huwag mo basta-basta lang itapon ang buhay mo. Huwag mo lang basta-basta sabihin, ayoko na, suko na ako. Sa panahon na ito, ngayon, hinahamon ko kayo mga kapatid. Laliman natin ang ating pananampalataya. Ibandera natin ang bandera ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Lumapit tayo sa Panginoon ngayong gabi. Ano mang pinagdadaanan mo, lumapit ka. Lumapit tayo. Be on alert. Stand firm in the faith. Be strong, sabi ng 1 Corinthians 16:13. Kasi meron pa tayong layunin. Huwag kang sumuko sa ganyang problema. Lahat ng bagay lilipas yan. There is a time to get. There is a time to lose. And God allows that season to come. Dumating sa buhay natin to test our faith. There is a time for everything. Mahirap man dumating ka sa time na nandyan ka. Pero tandaan mo kapatid, yung next chapter na ibibigay sa iyo ng Panginoon, higit sa inaakala mo. Magtiwala ka lang sa Kanya.
At yung pagtitiwala mo yan sa Panginoon, yung mag-drive sa iyo na kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon. Susunod ako sa salita niya. Aalisin ko lahat ng anumang bagay na nagdadala sa akin para hindi ako maniwala sa Panginoon. Anumang bagay yan, pagkakasala, pag-iisip ng mali sa kapwa, lahat, aalisin ko yan. Kagaya na sinabi ng Panginoon, di ba nung pinagaling ng Panginoong Jesus nung siya ay naniwala, 38 years. Can't you imagine 38 years siyang nandun, nag-aabang sa season na dumating ang anghel, pero hindi niya nakita yung season na dumating na ang Panginoon sa buhay niya. Pero nung naniwala siya, nakita niya ang Panginoon, gumaling siya. At sa panahong ito, alam niyo ba mga kapatid, it is time na tayo'y maniwala na this is your season. This is the day that the Lord has made, and let us rejoice in it. So walang crisis sa Panginoon. At kung nandyan ka at meron kang Panginoon, makikita mo, the Lord will provide. The Lord heals. The Lord deliver. The Lord rescued you. Pangako yan ng Panginoon. Pangako ng Panginoon, hindi ka lang nandyan sa season na, sa panahon na yan. Sabi sa Ezekiel 34:26, pagpapalain ko sila at ang lupain sa palibot ng burol na itinalaga nila sa akin. At pauulanin ko sa kapanahunan. May kapanahunan na ang Diyos ay magpapaulan. Sila'y papaulanan ko ng pagpapala. Mamumunga ang mga punong kahoy sa kabukiran. Mag-aani sila ng sagana buhat sa kanilang lupain at sila'y mamumuhay doon ng panatag. At kung mapalaya ko na sila mula sa umaalipin sa kanila, makikilala nilang ako siya. May panahon po na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Maghintay ka lamang habang ikaw ay naglilingkod. Huwag kang mapagod maglingkod sa Panginoon. Get your strength habang ikaw ay naglilingkod. The joy of the Lord is my strength. Habang ikaw ay naniniwala, habang ikaw ay talagang nagtitiwala sa Panginoon, kahit nandyan ka sa matinding pagsubok, magtiwala ka lang, maglingkod ka lang sa Panginoon, hindi mo mamamalayan, parang walang nangyari kahapon. Amen. Ang tunay po na kagalakan ay hindi po pagka iyong naranasan ang pangako ng Diyos. Ang tunay po na kagalakan, kahit nandun ka sa mismong paghihirap, nararanasan mo ang kagalakan. Sabi ng Panginoon dito sa Psalms 1 verse 1 to 4. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisanghot sa gawaing masama. Ano niyo po? Kahit anong pagsubok dumating sa iyo, stay firm sa mga bagay na hindi sa mga bagay na makamundo, makalangit, salit. Kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa taktang panahon. May takdang panahon. Ito niya po. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. At sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Nakita niyo po ang salita ng Panginoon. Sa oras na ikaw ay nandyan, panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa salita niya, katulad ka ng isang punong pahoy sa tabi ng isang batisan, lagi kang sariwa, ang dahon, at namumunga sa taktang panahon. Ano man ang iyong gawin ay laging nagtatagumpay. Ito lang po ang aking gustong ipaalala sa bawat isa. Hawakan po natin ang salita ng Panginoon at maniwala po tayo, nakaran po natin.
May mga bagay na out of control tayo because of the problem. Hindi natin kontrolado ang sitwasyon, pero kontrolado natin kung paano tayo magre-respond. And we can still be fulfilled. We can still be meron tayong I will still rejoice, sabi sa Habakuk, diba? Nandun ka man, bakit? Nasabi dito, kasi puno, kagaya ka ng punong kahoy sa tabi ng isang batisan, namumunga sa takdang panahon, at anumang gawin mo dahil sa salita ng Panginoon, dahil sa paniniwala mo at paghakbang mo sa iyong naririnig sa salita ng Panginoon, lagi kang magtatagumpay. Kung sa tingin mo ngayong gabi, ito ay mensahe para sa iyo, nais kitang ipanalangin na ang Panginoon, hindi siya nakakahon. Yung perspective ng Panginoon, kung tayo nakatingin lang ganun, ang perspective ng Panginoon sa iyo ay ganyan. Kita niya lahat ng balakid sa iyong dinadaanan. Kaya niyang hawiin. Itong pinagdadaanan mo, alam mo, kaya pwede niya maging ginagamit niya ng Panginoon para makita niya kung paano ka kumapit sa Kanya. Ginagamit din niya ng Panginoon para makita niya kung paano ka magtiwala sa Kanya. Ginagamit niya ng Panginoon para mag-isip ka kanino ka kukuha ng lakas. Kumuha ka ng lakas sa tao, sa sarili mo, mapapagod ka. Pero sa Diyos ka kumapit, I tell you kapatid, mamumunga ka. Ganyan ang Panginoon pag tayo ay naniwala. Kapag tayo ay lumapit, nagtiwala, anumang problema, anumang dulot ang problema sa buhay mo, sa buhay ng tao, takot, trauma, frustration, anxiety, kalungkutan, loneliness, depression, feeling mo wala nang nakatingin sa iyo, kinatwa ka na, you are abandoned, punong-puno ng worries, wala nang pag-asa, feeling mo mamamatay ka na, meron ka ng sense of death, survival ka na lang, feeling mo naligaw ka na, a sense of loss, feeling mo you are abused, nandyan ka sa ganyan, alam mo, hindi mangyayari yan sa iyo. Maaring nangyayari yan sa mundo, sa lahat, except you, because yung alakasang pinanggagalingan mo, inugot mo sa salita ng Diyos at nilakaran sa buhay. Ngayong gabi, panalangin ko sa iyo, kapatid. Panalangin ko itong mensahe ng Panginoon sa iyo. Ano man dumating na problema, sabi sa John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan. Ano mang problema yan, kapatid, sa pakikipag-isa sa akin, sabi ng Panginoon, magdadanas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan nyo ang inyong loob kapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Nais ko po kayong anyayahan ngayong gabi. Sa gabing ito, tayo ay sama-samang dumulog sa Panginoon, anuman yung kabigatan. Idulog natin yan kung meron ka pong panalangin na ikaw ay nahihirapan. Bakit ang hirap ng buhay? Aking po ikaw, nais ko po ikaw na ilapit sa Panginoon. I-comment nyo lang po ngayong gabi ang inyong mga petisyon sa Panginoon, at ilapit po natin yung pangako ng Panginoon ngayong gabi. I-claim natin that the greatest prayer is an answered prayer. I-declare po natin anumang panalangin yan, anumang inaing yan. I-claim po natin ngayong gabi, tinutugon na ako ng Panginoon. Salamat Panginoon sa aming bansang Pilipinas. Sa kabila ng maraming pinagdaan ng unos, kami Panginoon nagkakaisa Panginoon, nananalangin Panginoon Lord. Muli pa Panginoon Lord, ang bansang ito ay sa iyo Panginoon Lord. Sa iyo ito ang bansang Pilipinas, Lord. Anumang pinagdadaan ng Panginoong
problema, Panginoon Lord, sa aming pamahalaan, Panginoon. Nais ko, Panginoon Lord, patuloy kang kumilos dito, Panginoon, lalo sa panahon na ito, Panginoon, na may nagaganap na, Panginoon, na unos, Panginoon, matinding paglindol, Panginoon Lord. Lord, ingatan mo ang mga anak mo, Panginoon. Ingatan mo ang iyong mga lingkod, Panginoon, sa lugar kung saan man mayroong matinding unos. Salamat sa pag-iingat mo sa mga buhay nila, Panginoon. Salamat, Panginoon Lord, sa pagpapagaling mo sino man ang mga nasugatan, Panginoon, sa lugar na iyon, Lord. Salamat, we intercede, Panginoon, sa iyong presensya sa lugar na iyon, Lord, sa lugar ng Abras. Salamat sa pagpapagaling, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga volunteers, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kumikilos, Panginoon, sa mga LGU, Panginoon Lord. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay na tutulong, Panginoon, sa kanilang sa pangangailangan, Panginoon, sa lugar ng aming mga kapatid, sa lugar na yung aming mga kapatiran doon, Panginoon. Pagpalain mo ang mga buhay nila, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, sa lugar na kung saan, Panginoon, mayroong matinding lindol, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, ngayong gabi, sa oras na ito, ang kapatid na si Maricar Labarillas, na nakakaranas ng pananakit ng katawan na suspected na sa sakit ng katawan, Lord, salamat, ikaw sakit sa katawan ni Maricar Labarillas, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan kita ngayong gabi, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa katawan na ito, Panginoon. Lord, pagalingin mo, Panginoon, Lord, ang katawang ito, Panginoon. Ito'y sa iyo, Panginoon, Lord. Salamat sa pagpapagaling mo sa buhay ni Ate Maricar Labarillas. Salamat. Ingatan mo rin, Panginoon, Lord, ang kanyang sambahayan, Panginoon, Lord, sa buhay ni Ate Chengwa Santos. Salamat sa pagpapala mo sa kanya, Panginoon. Salamat sa season na binigay mo sa kanya, Panginoon, na siya ay maka-breakthrough, Panginoon. Maranasan niya, Panginoon, Lord, ang encounter niya sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pagpapalang ito na binigay mo sa buhay ni Chengwa Santos. Ganon din, Panginoon, ako'y nagpapasalamat, Panginoon, sa aming mga kapatiran, sa simbahan, lalo na sa buhay ni Dr. Cherina, Panginoon. Pagpalain mo sa magandang result sa kanyang pagbubuntis, Panginoon Lord. Salamat sa bagong buhay, Panginoon. Salamat sa malusog na katawan ng anak mong ito, Panginoon, na nagdadala ng bagong buhay at iaalay sa iyo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa bagong sa provision sa buhay ni Dr. Cherina Santos, Panginoon Lord. Salamat din, Panginoon Lord, patuloy kami, Panginoon, na nagde-declare, Panginoon Lord, ng pinagaling mo na si Daddy Ben, Panginoon, in Jesus name. Salamat, Panginoon, sa complete restoration ng kanyang kalusugan, ng kanyang kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, igawad mo sa iyong lingkod na ito, Panginoon, ang muli mong pagpapala sa kanilang buong pamilya, in Jesus name. Amen. Ganun din, Panginoon Lord, anuman, Panginoon, ang mga desire, Panginoon, ng mga nakasama namin sa oras na ito, sa mga buhay ng aming mga kapatid, Lord, si Jaisel Ann Cruz Romain, pagpalain mo ang buhay niya in Jesus name. Salamat din sa pamilya ni Maurice Ann Gonzalez, Panginoon Lord, abutin mo ang pamilya ni Maurice Ann Gonzalez. Salamat sa iyong habag at grasya, Panginoon Lord. Salamat, pagpalain mo siya, Panginoon, sa kanyang ginagawang mabuti, Panginoon, sa iyong kaharian. In Jesus' name. Ganun din sa buhay ni Nanay Carol Astor. Salamat, Panginoon Lord, sa pag-iingat mo, Panginoon, at sa panibagong kalakasan. In Jesus' name, Panginoon. Sa buhay din po ni Ate Flor Delisa Raquel, Panginoon, salamat, Panginoon, sa breakthrough na ibinibigay mo, Panginoon, sa buong pamilya niya, Panginoon. Salamat, Panginoon, siya'y makapaglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord, at mararanasan niya, Panginoon, ang abundant,
ang abundant, Panginoon, life na iyong ibinigay na sa kanya, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Mar. Ano, pagpalain mo ang buhay ni Kuya Mar Arellano sa oras na ito, Lord. Salamat sa buong kanyang sambahayan. Pagpalain mo ang buong sambahayan ni Kuya Mar Arellano in Jesus' name. Ganon din, Panginoon, sa buhay ni Del Rosario family, sa buhay ni Denise Del Rosario. Pagpalain mo siya, kabataang ito, Panginoon, Lord. Panginoon, ikaw ang mag-aangat, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon. Salamat sa excellence, Panginoon, sa buhay ni Denise Del Rosario. Sa buhay ni Kuya Richard Carrasco, salamat, Panginoon, Lord, sa panibagong season mo sa buhay niya, Panginoon. Tama na ang kaaway, pagkus ikaw na ang maghari sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, Lord, sa pangako mo sa buhay ng anak mong si Kuya Richard Carrasco. Siya ay pinalaya mo na, Panginoon, Lord. Salamat sa kalayaang ito, Panginoon. Sa anumang bandage, Panginoon, na siya ay nagpapaalipin at hindi kanya makita, Panginoon, I declare, Panginoon, Lord, deliverance, Panginoon. Salamat sa pagpapagaling mo sa buhay ni Kuya Richard Carrasco. In Jesus' name, salamat. Pagpalain mo siya, Panginoon, sampu ng kanyang mga sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Ganon din, Panginoon, patuloy ako nagde-declare ng victory, ng kapayapaan sa buhay ni na Ate Dalia Fornolies Santos. Salamat. Pagpalain mo siya, Panginoon, Lord. Madala niya, Panginoon, pabalik sa iyo ang buong niyang sambahayan. Papaano ka nakakilala sa kanya? Ganon din ang kanyang pinapanalangin mga anak, ang kanilang anak, Panginoon, Lord. Salamat. Ganon din sa buhay ni Rizal J. Anore. In Jesus' name, Lord, I declare, Panginoon, Lord, paghipo mo sa buong sambahayan ni Rizal J. Anore. In Jesus' name. Ganon din kay Reggie Daruca Quiñones. Salamat, Panginoon. Kung ano man ang desire ng puso niya, Panginoon, katagpuin mo ito, Panginoon. Lagi kang isama, Panginoon, sa plano ng lingkod mo ito, Panginoon. Pagpalain mo siya in Jesus' name. Salamat din sa divine encounter na mararanasan ng iyong anak na nanay ni Ria Altelier at ng kanyang mga anak. Salamat sa patuloy na divine encounter mo sa mga anak mong ito, Panginoon. Lord, salamat din sa buhay ni Timothy Arellano. Anumang sakit, Panginoon, na mayroong dumapo, Lord, sa kanyang lungs at sa kanyang puso, Panginoon, Lord, kami sama-samang dumudulog sa iyong trono, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon. Hipuin mo muli ang katawang ito, Panginoon, Lord. Maranasan niya ang kagalingan mula sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Ganon din, Panginoon, sa buong pamilya ng social family, Panginoon. Sa buhay nina Arvin, nina Christine. Sa buhay nina Christian, Panginoon. Sa buhay nina Catherine Socias, Panginoon, ang buong sambahayan na ito ay maglilingkod sa iyo. Salamat sa desire ng mag-anak na ito, Panginoon, Bonifacio at Rose Socias. Lord, magamit sila at ang kanilang mga anak, Panginoon, upang maabante, Panginoon, ang iyong kaharian, Panginoon, sa lugar ng kanilang sambahayan, in Jesus' name. Salamat din po sa complete healing, Panginoon, ng grandmother ni Ria J. Anore. Lord, thank you, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, Lord, I praise you, I worship you, Panginoon, dahil, Panginoon, ikaw ang magliligtas, Panginoon, Lord, sa buhay ng grandmother ni Rizal J. Anore. Salamat sa iyong latay, salamat sa iyong sugat, siya ay gumaling na. In Jesus' name, amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagdinig mo na panalangin na ito. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa na nakarinig ng salita mo, Panginoon, Lord, maranasan nila, Panginoon, ikaw ang aming greatest problem solver. At anumang panalangin nila, Panginoon, Lord, it is an answered prayer sapagkat, Lord, nais mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, maranasan, Panginoon, ang pagkilos mo, ma-meet ang need namin, Panginoon, habang kami ay lumalapit, naglilingkod sa iyo, Lord.
Salamat, salamat, salamat Panginoon sa kaayusan ng bawat pamilya, sa paglukob mo sa kanila, masaturate Panginoon Lord sa lugar ng Paranaque, sa lahat ng bayan Panginoon Lord, pagpalain mo, patuloy na magamit ang mga lingkod mo Panginoon sa paghahari mo dito sa lupa gaya ng salang. Salamat sa mga bumubuo ng programang ito, pagpalain mo sa lahat ng nasa likod ng programang ito sa buhay ng mga lingkod mo gaya ni Gabi, ng mga nasa technical na ito araw-araw Panginoon, pagpalain mo ang kanilang buhay, layo mo sila sa anumang banta ng kaaway Panginoon Lord. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa aming mga pastor, ingatan mo sila Panginoon, ingatan mo sila ang kanilang mga kalusugan, ang buhay ng aming mga pastor, Pastor Dong, Pastor May. Salamat sa pag-iingat sa aming simbahan, Panginoon Lord. Gamitin mo ito, Panginoon Lord, na i-reveal, Panginoon, ang mga revelation mo, Panginoon, through this program na Jesus Christ, the greatest problem solver. Salamat, 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 salamat aming Ama. Salamat, salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinagkulang, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Pagpalain mo ang bawat isa, nakasama namin sa gabing ito, in Jesus' name. Amen, 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 amen. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakasama namin ngayong gabi at makikinig ng replay. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy na kalakasan ang igawad sa inyo. Salamat, salamat, magandang gabi. God bless.